Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number 1 21st and 22nd kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, 39 Catholic Mass Media Award Special Citation, Gandingan Awardee for Best Development Oriented AM Program, Best AM Program Host, Most Development Oriented Radio Public Service Program, Best Development Oriented Public Service Announcement, Best Development Oriented Talk Show, and Best Development Oriented Talk Show host. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 11. Sa bayan ng maririnig sa iba't ibang sulog ng bansa, DZXL Manila, DYHB Bacolod, DYHB Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malaybalay, DXMY Cotabato, at DXDC Davao. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan, Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Apet Dayanghirang, at si Rod Marcelino. Alam nyo ba na isa sa bawat tatlong batang Pinoy ay stunted o bansot o yung putot? May pag-asa pa bang tumangkad kapag nabansot sa pagkabata? Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 11. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Pag-uusapan po natin ngayong tanghali ang catching up with growing up. Muli tayong sasamahan sa talakayan ni Ms. Jovie Raval, ang hepe po ng Nutrition, Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magandang tanghali po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali din, Rod. And then, of course, Happy Nutrition Month po sa inyong lahat. Happy Nutrition Month. At sa ating mga ka-nutrition na walang sawang sumusubaybay sa ating programa. Ginugunita pa rin natin ngayon ang Nutrition Month. At ang napili nga nating tema ay Batang Pinoy, Sana Tol, Iwas Stunting, Sama All, Iwas All din sa COVID-19. Iyon. Ang ganda. Opo, kompleto. Nagsama po, ang ganda. Oo, gusto natin kasi hikayatin, Rod, yung mga magulang, mga couples na gustong magkaanak, na tiyakin nila yung nutrisyon para sa kanilang mga anak para maiwasan nga yung pagkabansot. Pero kung maliit na nga ba yung bata, pwede pa ba siyang tumangkad? Yan, kasi nakikita ko sa mga nag-aano sa Facebook ng NNC, malungkot sila kasi sana tol, hindi na daw sila na tol. Yun. So may pag-asa pa ba? So sa mga magulang po or mga na gustong tumangkad yung kanilang anak, sundan po ninyo ang episode na to bilang pakiisa po sa Nutrition Month campaign. Ayan, at para maka-catch up sa mga usapin, abay muli kaming mamimigay po ng 200 pesos na cellphone load sa 12 makakasagot ng tama sa text question of the week. Sagutin lang po ang tanong na, ano ang mga paraan upang makahabol sa paglaki ang mga batang dumanas ng growth delay? Magbigay po ng 2 paraan. At oras na marinig po ninyo ang sagot, abay i-text ito kaagad sa format na full name, space, edad, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan, ilagay pong street, barangay, bayan, o lungsod at lalawigan. At syempre, huwag kalimutan ang sagot at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo, mga kanutrisyon, sa inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan. Sa radyo po ba? Sa pamamagitan ba ng radio app ng inyong cellphone? Sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang RMN station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling nakasagot po ng tama pagkatapos ng aming programa at ito po'y ipopost namin sa aming Facebook page yung mga pangalan ng mga winners na sa Facebook na Radyo Mo sa Nutrisyon. At sa pagtalakay naman po natin ng paksa ngayon ay makakapanayam natin si Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO, isa po siyang pediatric gastroenterologist at siya po ay member din po ng Philippine Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. So magandang tanghali po at welcome po natin si Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO. Magandang hapon, tanghali po, Jovie and Rod.
Magandang hapon po, Doc. Yes. Opo. All right. So diretso na po tayo sa ating talakayan, okay, para po. Opo, para nang sa ganun may sagot doon sa tanong ng mga nagpo-po sa ano po Facebook page ng National Nutrition Council kung may pag-asa pa ba na tatangkad yung kanilang mga anak. Ano po ba yung ideal growth ng isang bata, Doc, no? At paano malalaman kung maayos ang paglaki ng bata? Ah, okay. Ang importante po dyan ay yung pagmo-monitor. Growth monitor yung tawag namin dyan. Mm-hmm. Especially during the first 24 months or the first 2 years. Kasi sa paglaki ng isang bata, pinaka-critical wherein yung ang growth ng and development ng isang bata ay ma-impair o magkakaroon ng problema yung first 2 years. So para malaman na nagkakaroon na ng problema, yung monitoring. At sabi ko nga kay Jovie, it has to be the first 12 months, every month talaga, kinukuha ang anthropometric measurements like weight, length, tsaka head circumference. At saka pinaplot yun, nilalagay sa may growth curve kami na provided by DOH and WHO wherein we plot the weight, the length. So we would know kung talagang ang isang bata ay nagfa-follow ng normal curve. Mm-hmm. Kung kinukuha lang ng anthropometric measurements, hindi naman pinaplot. So parang sasabihin natin, hindi siya useful masyado. It has to be plotted. Kasi pag plinat mo, kita mo kaagad kung bumababa o tumataas yung timbang o it follows a certain curve. So, yun ang importante. So, that has to be done the first 12 months monthly, the 12 to 24 months, ganun pa din, monthly. Hanggang pag beyond 2 years, medyo pwede ng every 2 or 3 months hanggang lumaki yung bata. Uh-huh. Pero as I said, very critical, the first 24 months. I-plot sa growth curve. So, doon malalaman kung yung bata ay ang kanyang timbang o ang kanyang height, length, ay bumabagsak. Unang malalaman mo yung timbang. Pag pinabayaan mo ang timbang, bumaba, hanggang maging abnormal, maapektuhan na ang length at saka head circumference. So, yun ang pinakamabisang para malaman kaagad early at an early stage kung ang bata ay nagkakaroon na ng problema sa kanyang paglaki. Yun po. Sa mga public na health centers, yun yung tinatawag na ECCD card na nandun yung growth chart. Ang problema nga lang, tama si doktora, hindi na pinaplot, no? Kasi kinukuhan lang yung timbang. So isa yun sa mga kailangan gawin na tiyakin din ng mga magulang na pinaplot. Nilalagyan ng tuldok at nililinyahan tuldok yung mga growth chart. Tsaka yung date. Mm-hmm. Para alam kung anong edad. Mm-hmm. So kung hindi magawa ng mga health workers, ang nanay, madali naman gawin yung pagdating sa bahay, i-plot lang niya. Lapis lang ang kailangan at medyo konting tiyaga. Doktora Becky, ano naman po yung senyales at dahilan, no? Bakit nga ba may mga batang masasabi natin na mabagal yung paglaki? Unang-una, kulang sa pagkain. Pag sinabi mong pagkain, hindi lang sapat na sinabi mo ang dami-dami. Pero puro naman carbohydrates, puro kanin, puro tinapay, puro chicheria. It has to be yung qualities also very important. Pag sinabi mong quality of food that it brings you to the 5 basic food groups. Yung 5 basic food groups, nandun yung kanin, nandun yung gulay, yung prutas, yung gatas, tsaka yung isda, karne, itlog. So yung limang yun dapat laging nandun sa pagkain ng isang batang lumalaki, lalo na the first 24 months. Talagang I would emphasize yung first 24 months kasi yun ang very critical in their growth and development ng isang bata. Pag nalampasan natin to at hindi natin na nabigyan ng wastong pagkain o sapat na pagkain at naging bansot at hindi natin na monitor, wala tayong ginawa, naging bansot siya, I would say na mahirap na. Mahirap nang humabol. Pwede humabol pero mahirap. So the stigma
of yung kulang sa paglaki, nandoon na. Pwede kang humabol kanya lang, as I said, medyo mahirap. Kaya ang the first 24 months is very critical sa growth and development ng isang bata, both physical and mental. Kasi yung utak din eh, doon din lumalago pagka during the 24 months. Parang computer yan eh. Yung utak ng bata during the 24 months, para siyang gano'n na gano'n, nag-intertwine habang binibigyan mo siya ng information at ng nuts, wastong pagkain. Mm-hmm. So, Doc, ano naman po yung epekto pag hindi ka agad naagapan? Opo, yung delayed growth, lalo na kung ito ay hindi din kaagad natukoy at matutugunan. Katulad ng sinabi ko, it has to be, ang mga nanay should be conscious. Mm-hmm. The first 24 months, yun ang pinaka-critical. Pag sinabi mong critical, pag hindi mo ginawa yung bagay na yan on that time period, mm-hmm, medyo pag ginawa mo yan later on, medyo you cannot achieve anymore what you want. At I would say, hindi lang first 24 months, I would also mention na ang yung prenatal, maternal nutrition, at saka fetal nutrition, very important. So, kumbaga, kaming mga pediatrician, yun, concern na yun ng mga obstetrician. The prenatal. Postnatal kami yun. Kaya there's a program ng DOH and WHO, the first 1,000 days in a child. First 1,000 days, yung first 270 days, that's prenatal development. Ang the next 320 days, that's the first postnatal, which is the first 2 years. So yun ang critical sa growth and development ng bata. Pag hindi mo naagapan, yun na nga, nagiging stunted, nagiging bansot. Not because sila ay bansot genetically, but because they were not provided ng hustong pagkain, nutrition, during the critical period of growth and development. Mm-hmm. Okay. So, doktora, importante nga yung nabanggit nyo, growth monitoring, pag naisilang na yung bata, at saka yung importante yung kalusugan at nutrition nung habang nagbubuntis. Oo, nung nanay, no? Ano pa po yung bukod sa growth monitoring tsaka yun? May iba pa ho bang mga paraan para maiwasan yung pag-delay nung paglaki ng mga bata? Ano po ba yung mga, halimbawa, mga specific interventions na pwedeng gawin para hindi na po lumala yung growth delay? Opo. Ah, Jovie, buti naman na tanong mo yan. Ang preventive measure, simple. So I would focus more on the postnatal kasi mga obstetrician yung prenatal, ano, and maternal nutrition ang kanilang dapat tutukan. Kami, postnatally, dalawang bagay lang that would really ensure that the growth and development of a child would really be normal or optimum. One is breastfeeding. Pangalawa, yung introduction of the complementary food at the proper time. So I would say yung breastfeeding, ang nire-recommend natin is really breastfeeding within the first hour. Importante yun. Paglabas lang ni baby, talagang padedehin mo na si baby kay mommy. So si mommy dapat nasabihan niya yan para hindi siya nagugulat. Ay, bakit naman ganun? So dapat bibigay na yung baby at malaking bagay yun, ang pagbigay ng breastfeeding during the first hour. Pangalawa, it has to be exclusive during the first 6 months. Exclusive ibig sabihin, walang ibang ibibigay, tubig, or any other fluid except breast milk during the first 6 months. After 6 months, hindi na pwedeng exclusive breastfeeding. Magiging malnourished na yung bata. So this is the time that you have to introduce your complementary food. Hindi na pwedeng walang complementary food. Otherwise, the growth and development of ng bata will also be hampered. Kaya when we talk of complementary food, hindi lang basta nagbigay ka ng pagkain. Sapat na, isang kutsarita ngayon, bukas isang kutsarita, hindi siya sapat. Magiging malnourished pa rin ang bata and that will affect the growth and development. So what is the proper complementary feeding? Meron kami acronym na ginawa, PAST or TAPS. Ibig sabihin ng TAPS, T
TAPS, AT stands for timely, which is at 6 months. Hindi pwedeng early, hindi pwedeng late. It has to be 6 months. And then adequate. Hindi pwedeng dalawang kutsarita araw-araw, once a day. So adequate, that means paano malalaman ni mommy na adequate? So that's the time na kailangan niya ng dietary prescription. Which DOH is giving, and we are also giving, we are using that. Para alam ni mami, ilang kutsara ba bibigay ng gulay, ng prutas, ng kanin sa isang araw. So yun ang adequacy. Tapos dapat lalo with emphasis on vegetable and fruits, which is hate by the children. Ayaw na ayaw nila yun. And then the P is proper feeding. That means pag sinimulan mo magpakain ng solids, dapat yung utensils mo tama din. So kakain si baby ng using sa bowl, sa table, dapat hindi nakahiga. So sa table or kanyang high chair, and then using spoon and fork from the plates or from the bowl. Pagdating ng 12 months, eh dapat hindi na siya dumidede. Ang dede out na yan. By 12 months, puro na lahat ng fluid should be given by the cup or by the glass. And then the, proper feeding, yung consistency. Medyo hirap ang mga mommy sa consistency. Pero ang guide namin dyan, pagdating ng 12 months, ang consistency ng bata, na kinakain ng bata, should be like the family food. Kung ano kinain ni mommy, yun din nakakainin ng bata. Kung ano kinain ni kuya, ni ate, pareho ng pagkain ni baby. Iba lang ang pagluto. Siyempre, hindi mo siya bibigyan ng sisig at 12 months or 24 months. Hindi mo siya bibigyan ng gising-gising. But, kailangan mo na siyang bigyan ng chicken na parang katulad ng mga older child, ng family food. That's at 12 months. So yun, tapos, meron pa yung tamang pagtulog, and then yung oras ng pagti-TV, ililimit mo talaga sa 2 hours. Hindi pwedeng beyond that. And then yung 1 hour of physical activity. Ano man physical activity ng isang batang 2 years? Eh, laro-laro, ikot-ikot, ganun. So appropriate for the age. And of course, discourage talaga yung mga non-nutrient na empty nutrient na drinks. Like ano ba yung mga? Ang ini-encourage lang namin is fluid, gatas, at fresh juice. Anything other than that, bawal na. Kasi hindi, puro asukal lang. So yun, I think if you follow that healthy lifestyle with a proper nutrition, a physical activity and so forth, I think you can ensure that the infant will grow, will have optimal growth and development. Doktora Becky, balikan ko lang yung sinabi niyong TAPS kanina, timely, yes, adequate. Ano po yung P at saka properly fed. Properly fed. And then yung S? Sa properly fed, maraming nakalagay doon. Consistency, yung proper utensils, so yung frequency. Kasi sa frequency, nagkakalituan din si mami. Kala nila pag binigyan lang sa umaga, tapos na. Hindi dapat. Sa frequency, pagdating ng 9 or 10 months, 3 times a day na. Parang katulad nila, kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Minsan, meron pang merienda. Ganon din si baby. So, sa frequency is very important. Parang matanda rin if I follow. And the consistency, is that's another thing. Pagdating ng 12 months, family food na. Hindi na lugaw. Hindi na lugaw-lugaw. So, yun. I think those are the important points that have to be emphasized pagdating ng introduction ng complementary food. Doktora, yung tinatawag din nating responsive feeding, no? Kinakausap din, di ba? Ay, very important yan, yung responsive feeding kasi. Hindi lang, binigay mo ito, may high chair na kaupo, may bowl, may utensil, may cup, may glass for the water. Kailangan din pala ng water once you give solid foods. Tapos, ang nag-caregiver, whether a nanay or ate or whoever, manunood na ng K-drama. Hinayaan niya na si baby doon. Kumain ng on his own. So, hindi dapat yan. That's not responsive feeding. Pag binigyan mo responsive feeding, alalayan mo talaga. At babaan ka talaga ng maraming pasensya biscuit. Pasensya.
Kasi syempre magulo yan si baby. Pero at saka, pag magulo talaga expected yan. Kaya mo tinatawag na training. Kasi mo, gusto mo siyang matuto. So bawal ang mga galit, bawal ang mga palo. Dapat everything should really be soft-spoken. At saka, tiis-tiis lang talaga. Consistency, persistence, perseverance, patience. Ito yung mga baon ng mga caregivers. Para matuto ang anak nila. At saka huwag pipilitin na ipaubos talaga, no, doktora? Ay, oo. In other words, pag kumakain sila ng solid foods, it has to be pleasant. Kasi once na pinagalitan mo, pinilit mo, at tinakot mo, hindi kita bibigyan ng ganito, ganun-ganun, hindi tayo manunod ng ganun. So wala na, becomes traumatic, na-associate na niya yung pagkain with bad, something bad. So eventually, aayawan na niya talaga. Kaya nga may perseverance and patience. Marami talagang baon yung caregiver. Walang kurot-kurot, walang palo-palo talaga doon. Bawal yan. Bawal. Masakit na, tsaka hindi tama. Ayan. Doktora, mapunta po muna tayo sa ating NutriHabit, ano? So, napag-uusapan pa rin po natin yung paglaki ng mga bata. At ang ating recommended NutriHabit ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog, lalo na sa mga bata. Nabanggit din yan niya sa atin ni Doktora Becky, no? Naalala niyo po ba nung bata kayo at pinipilit kayong pinapatulog na inyong magulang samantalang gustong-gusto niyo pang maglaro, no? Ayon nga po sa mga pag-aaral, mahalaga ang pagkaroon ng sapat na tulog. So, ang katawan po ay gumagawa ng human growth hormone na tumutulong sa paglaki at pagsaayos ng mga kalamnan, pati ating mga buto. So, bukod dito, ang mga batang may sapat na tulog, mas attentive, hindi tabain, at mas malakas ang resistensya laban sa sakit. So, gaano po ba ang tamang dami ng tulog? Pag 0 to 3 months yung baby, 14 to 17 hours. Pag 4 to 11 months na siya, 12 to 16 hours. Sa 1 to 2 years old naman, 11 to 14 hours. At kapag 3 to 5 years old, 11 to 13 hours. Sa mga school children naman, 6 to 13 years, kailangan po nila ng 9 to 11 hours. So magkaroon po ng regular bedtime routine para po sa mga bata. At yan po ang ating NutriHabit for the week, Rod. Opo, thank you very much, Ma'am Jovie. At manatili lang din pong nakatutok sa aming programa dahil sa pagbabalik mga kasama ay tatalakayin pa natin ang gusto itong ating topic ngayong hapon. Dito lamang yan sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Radyo Mo sa Nutrisyon. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pangsiyam sa mga bansang may pinakamaraming batang bansod o stunted sa buong mundo? Kapag 24 months old na ang bata, ay kailangang umabot ng at least 80 centimeters ang tangkad para iwas stunting. Ang batang stunted ay malaki ang tsansa na hirap sa pag-aaral, maging sakitin, at sa pagtanda ay mas mababa ang kikitain kapag nagtatrabaho at magkaroon ng sakit sa puso, diabetes at cancer. May negatibong epekto din ang stunting sa ating ekonomiya. Nakatumbas ng 1-30% ng gross domestic product. Iwasan ang stunting. Alagaan ang first 1,000 days ng bata mula pagbubuntis hanggang bago magdalawang taon. Eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan at pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-6 na buwan habang patuloy ang pagpapasuso. Alagaan din ang pagbubuntis sa tamang nutrisyon. Batang Pinoy, sana tol, iwas stunting, sama all. Iwas all din sa COVID-19. Makiisa sa pagunita ng buwan ng nutrisyon ngayong Hulyo. Bisitahin ang website and Facebook page ng National Nutrition Council. Hashtag Iwas Tanting. Hashtag Sama All. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 11. At pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa delayed and catch-up growth. Yan po ay sa pamamagitan pa rin ng ating panauhin na si Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO, Pediatric Gastroenterologist, at siya po ay member ng Philippine Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Okay, Doc, ano po ba itong catch-up growth at paano o kailan ito nagaganap? Catch-up growth. Ito sinasabi na bibigyan mo siya ng sapat na sustansya, usually pagkain. Tsaka syempre kasama dyan pagmamahal, love, concern, care. Mm-hmm. So,
kailan yan ibibigay. As soon as na you don't have, hindi dapat antayin na talagang bumagsak at naging abnormal. Kaya importante yung growth monitoring. Kung ang kanyang anthropometric measurements, yung weight, yung length, bumabagsak pababa ng pababa, huwag nang antayin yun. So, bibigyan mo siya ng catch up ways to really, para mahabol niya. Paano hahabulin? Una, i-evaluate mo muna kung ang pagkain ba niya ay tama. Kung yung dami, yung quality, yung five basic groups ba ay nandoon lahat araw-araw. Tsaka yung sapat, importante yun. So yun, the first thing that you have to do, evaluate the food intake. You do that by 24-hour recall para malaman mo kung tama, sapat, at tsaka tama yung kinakain. Mm. So once na nakita mo na medyo kulang, halimbawa instead of 90%, 100% ng pagkain niya nasa for the age, eh siya ay nandun lang sa 60, 70, 80, eh kulang na yun. So dapat, bibigyan mo na siya ng dadagdagan mo yung kinakain niya. I-evaluate mo, dadagdagan mo, at siguro magbibigay ka ng mga supplementary multivitamins o whatever is kailangan. So yun ang unang gagawin. Ang pangalawa is really, titingnan mo din, baka naman may sakit. Wala mang sakit, so usually sa mga bata, ang karaniwang sakit nila eh urinary tract infection, upper respiratory tract infection, sa lungs. So yung mga yun, titingnan mo kung meron ba siyang sakit. Kung wala naman siyang sakit na at sapat naman yung pagkain niya sa inyong evaluation, initial evaluation, eh baka naman emotional. Baka kulang sa pag-aaruga, kulang sa pagmamahal, sa attention. Talagang naghahanap ng attention. So yun. At saka siyempre sa experience ko, titingnan mo din yung kanyang pagdumi. Kasi minsan, kaya sila nawawala ng gana, masakit ang tiyan. So yung mga ganun. So yun ang initial evaluation para malaman mo kung talaga bang ang paglaki niya ay talagang na antala dahil sa kulang sa pagkain. Mm-hmm. Okay. Kasi marami rin mga in-advertise na mga vitamins ano na pampatangkad, no? So ano, totoo po ba ito, doktora? May nakakatulong ho ba ito? I really don't think so. Baka lang yung mga sinasabing pampatangkad. May mga multivitamins doon na supplementary na kulang sa bata. Kasi hindi niya nakakain, lalo na kung ayaw ng gulay at prutas. So, kulang sa vitamin B yun, B complex, sa vitamin A, D, and so forth. So, pag kinulangan ng isang bata ng any of the multivitamins, which are very important for ensure yung growth ng pasyente ng bata, eh kaya kailangan isupplemental mo talaga yun. Kaya importante na ma-evaluate yung intake ng isang bata. So, hindi po dapat basta-basta mag-take lang din ng mga supplements yung mga bata. Hindi siya automatic, kumbaga. Hindi naman. Yung mga sinasabing with growth factor, I really don't. Yun ang tingnan na muna kung ang pagkain ay hindi sapat. So, talaga hindi siya lalaki. Kasi hindi niya masusustento yung paghaba, pagtaas ng isang bata. Kung ang kulang din sa pag-aaruga, ang nanay, busy ng busy. Eh, syempre, maski matanda, di ba, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng pagmamahal. Yung bata pa kaya. So, kasama yung emotional development ng bata. So, titingnan din yun. Kasi minsan malungkot sila. Di mo lang alam malungkot kasi hindi naman nila kaka-verbalize. Pero pag tiningnan mo yung family, ano nila, yung dynamics, malalaman mo na ang nanay, well, busy, wala siyang panahon, puro mga katulong. Pag yung mga katulong naman, pinagbigyan ng pagkain si baby, nanonood na ng showtime, nanonood na ng whatever. So, wala nang kalinga sa bata. So, yung mga iyon titingnan. So, it's not all pagkain, although, at saka infection, of course, has to be ruled out. Doktora, kasi pag nag-teenager na yung bata, no? Mabot na siya sa edad na yun. May growth spurt. Yung mga lalaki lalo na maliit,
pag nag-growth, pag teenager na siya, biglang tangkad. So, may mga pagkakataon ba na pwede pang humabol kung maliit ka, tapos pagdating mo sa adolescence, tatangkad ka? Buti naman nabanggit mo yan, Jovie. Kasi dalawang periods lang sa life na isang bata. Where there's a growth spurt. So ito yung during the first 12 months. Talagang mabilis ang paglaki niya. At saka yung, sabi mo, first 2 years. At saka adolescent. So during the first 2 years, kaya importante monitoring diyan. Pag bumabagsak na yung anthropometric measurement sa growth curve, ano na talaga, saluhin mo na. Bigay ka na ng pang-catch up. Yun na talaga, catch up growth. Ngayon, pag beyond 2 years, saka mo lang, 3 years, 5 years, saka lang na ano, na detect, well, ano, you don't expect na talaga makaka-catch up siya. Kasi kumbaga na antaalan eh. As I said, yung first 24 months, yung critical. But of course, kailangan pa ding sustentuhan mo yung paglaki niya. So, pagbibigay ng tamang nutrisyon, tamang pagmamahal, at physical, yung healthy lifestyle. So, yung mga iyon, isusustento. Pero, para you expect na yung tataas siya ng bigla o makakahabol siya sa kanyang appropriate for the age, baka medyo mahirap. Pero, pwede ka mag-antay sa growth spurt ng adolescent. Yun, todo bigay mo doon. Kasi talagang yun, tatangkad talaga sila. Susustentohan mo din yun. Baka sakaling makahabol siya sa kanyang appropriate growth and development. So, bibigyan mo rin talaga ng sapat na pagkain, ng healthy lifestyle, at saka sapat na aruga, pagmamahal, attention. Ayun. So, napaka-importante rin pala nung emotional bonding ng mga magulang. Ayun. Yung mga doktor, pakiliwanagan din, no? Yung mga, alam ba, magkakapatid, tas may maliit, tas the rest ng mga kapatid matatangkad. Ano ho ba ang pwedeng dahilan doon? Una-una, tingnan natin ano bang pinanganak siya. Nung siya, si mami ay nagbubuntis. Malnourished ba si mami? Pag si mami ay nagjejeta at the time na siya ay nagbubuntis o malnourished, affected si baby. So si baby, ang timbang niya, pwede siyang maging siyang premature, maging siyang low birth weight. So yun lang is already a high risk, a risk factor para later on magkaroon siya ng problema sa growth and development. So importante talaga yung prenatal nutrition. Si mami, importante. Naku, si mami talaga, pag mahal niya si baby, talagang ingatan niya habang siya ay buntis, making sure na talagang healthy siya. Walang jeta-jeta. Huwag namang sumobra. Kasi pag naging sobra naman, naging diabetic naman siya because sa pagbubuntis. So, dapat talagang magkukonsulta siya kaagad sa kanyang obstetrician para ma-monitor ang fetal growth. And then, after na pinanganak, kami rin pediatrician, we have to monitor, make sure. Pero kung low birth weight, premature, medyo may kahirapan yun eh. Kumbaga, sa low birth weight or small for gestational age, kumbaga, yung kanilang mga cells, maliit na. Doon pa lang sa inside the uterine, fetus pa lang sila, maliliit na yung cells nila. So that, in effect, is already a risk factor para siya maging ang growth and development niya ma-affected. Or kaya, kung di man maliit, konti. Dahil sa intrauterine factor na yung fetal growth impaired. So, importante yung fit. Kaya yung first 1,000 days is really being emphasized. Para sa ganun, ang nanay, pati yung mga pediatrician will really be tutok talaga if you want a child to be really healthy and reach their optimal growth and development. Ayun. Okay, thank you, Doktora. Maiksi yung ating oras. So, i-recap ko lang po yung ating napag-usapan, no? So, isa na naman pong usapin kaugnay ng focus natin ngayong Nutrition Month, ngayong Hulyo, ang ating inihatid sa hapong ito. Ito po ay ang catching up on growing up. Ang delayed growth po ay pagkakaantala ng dapat sana ay mabilis na paglaki ng mga bata
dahil sa malnutrition at iba't ibang uri ng karamdaman, lalong-lalo na kung nangyari ito sa first 1,000 days mula pagbubuntis hanggang bago 2 years old yung bata. Samantala, yung catch-up growth naman po ay yung biglaang panunumbalik ng normal na paglaki ng bata matapos maantala ito. Pero mahirap na rin kung sa umpisa pa lang ay naging stunted na. So kailangan po ng regular na growth monitoring para po mabantayan yung pagbabago at paglaki ng at paglaking nagaganap sa isang sanggol upang makita po agad at maagapan kung ano man ang growth delay. Kumonsulta din po agad sa espesyalista kung ang inyong anak ay nagpapakita ng sintomas ng delayed growth para po mabigyan ng tamang intervention. So siguraduhin po ang wastong nutrition lalo na sa first 1,000 days of life ng bata upang makaiwas po sa mga growth disorder. Back to you, Rod. Thank you very much, Ma'am Jovie. At nakasama po natin sa talakayan ngayong hapon ang ating panauhin na si Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO, Pediatric Gastroenterologist and Member ng Philippine Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Maraming salamat po, Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO, at pangwakas na mensahe na lang po, Doc, sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong hapon. Ayun. Alagaan nila kanila mga anak. Very importante, the first 1,000 days, prenatal at postnatal. Sa postnatal, emphasis on exclusive breastfeeding, first 6 months of life, and then continue it until 2 years and beyond. And introduction of complementary food at 6 months. And pag sinabing complementary food, dapat sapat at husto sa quality and quantity at saka tamang ginagamit na mga utensils. Like wala na yung daddy-daddy. Kung may daddy man, up to 12 months. And by 12 months, dapat ang pagkain ni baby is already family food. Iba lang ang pag-menu, pero ang pagluto. At saka using correct utensils, spoon, fork, bowls, and cup. Yun lang. Salamat po. Maraming salamat po muli, Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO. Thank you. Wala pong anuman. Good day. God bless. God bless you too, Doc. Opo, at sa puntong ito ay pipiliin naman natin ang 12 nakasagot po ng tama sa text question na ano ang mga paraan upang makahabol sa paglaki ang mga batang dumanas ng growth delay? Magbigay po ng 2. Alright, at abangan po ang mga pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos na cellphone load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Oh, congratulations po sa ating mga winners, no? Sana ilagay nyo rin sa sagot nyo kung ano ang height ninyo, no? Sunod. At yan po. Buti na lang si Rod na alagaan ng first 1,000 days. Diba? Medyo matangkat-tangkat ng konti. Ako din. At kayo din po, ma'am. Sa nanay ko. Mga nanay natin. Alagaan. Correct, tayo. Correct po. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 11. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At kung may nais pa kayong itanong tungkol po sa ating naging paksa ngayong hapon, abay i-text lang po sa 0908-579-6898 at sasagutin pa rin po yan ni Dr. Rebecca ABIOG-CASTRO sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Itatampok naman namin ang Brain Development and Child Stunting kaugnay pa rin ng Nutrition Month. Tandaan, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Pangalan po ng Executive Director ng National Nutrition Council na si Dr. Apet Dayanghirang. Ito pong muli si Jovie Raval. Happy Nutrition Month po sa lahat. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa
Radyo mo sa Nutrisyon Year 11. Malusog na katawan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.